So ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano i-install ang bagong bilhin natin na cartridge. So ang step number 1 natin, iaangat natin ang case ng printer habang naka-on siya. So hihintay natin pumagitna ang cartridge. Once pumagitna na ang cartridge, i-open natin siya. So okay, pareho. Then sa case na to, for example, ang i-replace natin ay yung black. So ang gagawin natin, iaangat natin pareho yung cartridge. Now, take note lang na kung paano nyo siya inangat, hindi natin siya pwedeng balibalik na rin or i-twist-twist. Kung paano natin siya inangat, ganyan lang siya. So, ang gagawin natin, ang pinag-uusapan natin kanina, si black ang i-replace natin. So, bubunot natin yung hose niyan. Ang pagbunot ng hose, pag ganyan lang paangat. Iiwasan lang natin na tumagilid yung pinaka-elbow niya, no, or yung pinaka-pin niya. Kasi kung bakit, baka masira yung rubber or mabuta siya, baka matusok. So, iangat lang natin siya. Then, pag-angat natin, tatanggalin natin ang cartridge, tatabi na natin siya. Then, yung bagong bilhin natin na cartridge, ikakabit na natin. Okay? Now, take note lang. Since inangat natin yung cartridge, ang tendency niyan, yung hose natin dito, umangat din as compared dun sa level ng ink tank natin. So, ang tendency, uurong yung ink niyan pabalik. So, in this case, kung makikita nyo, puro hangin siya. So, ang gagawin natin, kukuha kayo ng syringe. So, yung syringe na walang needle, ano? So, in this case, black, ano? Ang gagawin natin kasi, bago natin ikabit yung hose doon sa cartridge, hanggat maaari, dapat yung ink malapit na sa may dulo para hindi magkaroon ng hangin. So, paano natin papoflowin yung ink? Ang gagawin lang natin, itong syringe natin, itatapat natin dito sa may air vent o yung pasukan ng hangin sa may ink tank, yung maliit na butas. Okay? So, tatapat natin dyan, then ipapump natin ng hangin para mag-flow ngayon yung ink. Okay? So, yan. Pinapump natin. Okay. So, isa pa. So, yan. Habang pinapump natin, nakikita niyo yung black, nagko-flow na siya, oh. So, lumalapit na siya. Now, hanggat maaari, yung cartridge natin, ibababa na natin siya. Kalibel na hanggat maaari na itong lagayan. Okay? Then, once malapit na sa dulo, so in this case, nakita niya malapit na sa dulo, pwede na natin siyang ikabit. Take note lang na sa pagkakabit, wag yung biglang tusok or biglang baon. Kasi may tendency na matulis kasi yung pin natin, mabubutas yung rubber. And pag nabutas yung rubber na yan, may tendency na magli-leak siya. Kumbaga, hindi na airtight to. Ang purpose kasi nito is para airtight yung hose natin papunta doon sa cartridge. So, ingat lang. Ang pagtamang pagtusok niyan, tusok nyo ng kaunti, then kaliwa kanan ng padiin. Hanggang sa maramdaman nyo na dumulo na siya. Then once na dumulo na yan, ibabalik nyo lang siya. Kung paano nyo siya binunot, then isasara nyo. Okay. Now, once okay na siya, naka-install na siya, ang next step natin is i-deep cleaning nyo ng few times. Let's say once to three times. May mga cases lang na ganito, ano, take note, na yung ink natin, example sa black, pagkabalik natin, uurong pa ng kaunti yan. Let's say hanggang mga 3 inches or to 5 inches. Okay lang yon. Ang gagawin na lang natin ay i-deep cleaning na lang natin para hihigupin niya na ngayon yung ink palapit sa cartridge. So, ganun lang yung pag-install ng cartridge.